Hello mga idol, welcome sa aking video. Yung grade ko ang bike ko from mechanical to hydraulic brake. Ito ay Zoom SB875. Panoorin mo ako mga idol kasi ilagay ko to sa internal frame. Hello mga idol, what's up? May nabibili na naman tayong ipa-upgrade sa bike natin. Ang nabili ko mga idol ay hydraulic brake. Nabili ko to sa Lazada mga idol ng 1,000. Mura lang tong nabili ko mga idol compare sa ibang shop na aabot ng 1,300. Ito nga pala yung Zoom hydraulic brake S75. Yan, wasan na natin mga idol. Ito na yung rear brake, front brake na pala. Ito mga idol, nakapatikta na to yung brake pad niya mga idol, yung lever niya mga idol. Tingnan natin yung lever mo naman mga idol. Pag mag-grade ka mga idol, dapat nakaputik na yung brake pad para hindi mo puso. Tingnan natin yung bolts niya mga idol. Okay naman mga idol, mahigpit yung paglalagay. Balik na natin. Tingnan natin yung rear brake. Ito yung rear brake niya mga idol. Putol siya mga idol. Hindi siya nakakonekta sa lever kasi pang internal yung option na pili ko. Ito yung lever niya mga idol. Putol siya. May bolts na ito mga idol kasi may oil pa to. Install na natin sa bike natin mga idol. Nandito na ako sa bike. Ito yung lumba kong brake. Mechanical pa to mga idol. Nakakapagod mag-brake nito. Kaya nag-upgrade ako mga idol. Ang pinaka-important cost na kailangan natin, allen wrench mga idol. Ito, tinatanggal ko na yung front brake mga idol. Dalawang brake ang tatanggalin natin mga idol kasi i-release natin itong dalawa. Para matanggal ko mga idol, kailangan tatanggalin ito itong handlebar. Ito, tinatanggal ko, ginamitan ko ng alcohol. Binalik ko ulit kasi yung hydraulic pwede naman ma-install ng dito natanggal yung handroll bar. Ito mga idol, manihirap na magtanggal ng handroll bar mga idol, gumamit ka lang na ng alcohol. So binalik ko na yung dalawang handroll bar mga idol. Dito naman tayo sa port natin mga idol, nakatabi pa ito yung cable dito. Patanggalin natin ito. Okay na mga idol, natanggal na. Dito na tayo sa brake mismo. Tanggalin natin to. Okay na yung front brake, natanggal na natin. Kunin na natin na yung front brake. Wala naman itong natin na front brake na nakuha natin mga idol kasi nakakonekta pa to. Compared sa rear brake mga idol, hindi pa to nakakonekta sa lever. Ito yung rear brake niya mga idol. Tabi muna natin to kasi front brake muna natin ang i-install natin. May yellow ito mga idol, nakaputik na itong brake pad. Nalina natin to mask ito, tapos sinuna ko na yung nasa handlebar mga idol. Yung lever in-install ko na. Easy lang yung pag-install, hindi na kailangan itanggal yung handlebar. Allen wrench pa rin yung gamit na tool ko mga idol. Yung position ko sa stand, yung comfortable ko na position. Dito naman tayo sa baba mga idol. Itabi muna natin tong rear brake. Ito mga idol, tatanggalin natin yung adapter kasi yung port ko din na kailangan ng adapter. Ito
ito naman mga idol, na ito naman mga idol, nakaprotektad na brake pad, patanggalin natin ito, yung yellow. Nalagyan na natin ito sa rotor mga idol. Higit na lang ng rotor sa brake pad. Pasok natin yung dalawang bolts. Ipitan lang kaunti. Huwag mo na ipitan pala mga idol. Kasi ihalan muna natin ito sa rotor natin. Make sure lang na maluwag yung brake sa rotor. I-grip na natin yung brake. At didikit na yun. Pwede na natin i-ipitan yung dalawang bolts. Ganun lang yung pag-align sa brake sa rotor mga idol. Hindi na kailangan ng tools na binibili. Dito naman sa cable, ilagay na natin yung cable natin. Pwede na natin takpan yung dash probe mga idol. Ito na mga idol, okay na. Mabilis lang yung pag-install mga idol. Check na natin. Goods na mga idol. Tapos tayo sa front brake, dito naman tayo sa rear brake. Kailangan natin ipasok sa internal sa frame. Kaya gumamit tayo ng cable sa luma mga idol. Nagamitin natin itong mechanical na cable. Patanggalin muna natin itong mga sagabal mga idol kasi baka mas stuck up din doon sa frame. Pati itong nakakabit sa cable, tatanggalin natin ito. Itabi lang natin ito kasi gagamitin pa natin ito. Ito mga idol, yung pagtakip sa cable. Itabi din natin yan. Magagamit din natin yan. Ito mga idol, ginawa ko na yung rear brake. May cap na ito mga idol, para safety na ditagas yung oil. Gumamit lang tayo ng electrical tape at ikabit yung dulo sa mechanical cable at idikit natin sa hydraulic na cable. Electrical tape dapat secure yung pagka-dikit natin mga idol para hindi mag-stack up sa gitna ng frame. Dito, tatanggalin natin itong cap na ito. Ilayin na natin. Dapat di ma-stack doon mga idol. Itinandaan lang pagkapasok para hindi makaputol. Ito na, pasok ko na yung cable ng hydraulic mga idol. Pwede na natin itong tanggalan yung mechanical na cable. Ito mga idol, may cap ito mga idol. Kunin na natin yung lever. Ito yung lever niya mga idol. May bolts pa ito, kaya tatanggalin natin ito. Dapat pa tayo na pagtanggal ng bolts mga idol kasi may oil pa ito sa loob. Ibalik muna natin ito mga idol kasi panahin natin yung cable. Nasa plastic lang yung parts niya mga idol. Yung bolt niya, yung dust probe at yung pang needle. Ito yung bolt niya mga idol. Ito pang needle niya, yung dust probe. Lagay na natin sa cable. Ilagay muna natin ito para sa pre. Tanggalan natin yung cap natin mga idol. Ito. Ikay ko ng bolts. Mali mo na. Mali pala mga idol. Dust probe muna. Tapos yung bolt. Tapos na pang needle naman niya mga idol. Pang-lock niya ito. Pwede na natin ipasok sa lever. Hinuwagan na natin ito kanina kaya busy na lang. Pasok na natin itong cable tapos ipitan na natin gamit ang kamay para hindi ma-cross-thread siya. At gumamit tayo ng wrench para lalo mag-igpit. I-secure lang natin ito mga idol. Okay na ito siya mga idol, pwede na natin ng takpan at ilagay sa handlebar. Ito mga idol, ilagay na natin yung pagtakip sa frame. Dito din sa likod, itakip na din yung frame. Pwede na natin tanggalin yung lumang brake natin kasi ilagay na natin yung bagong brake. Pati ito yung adapter niya
tatanggalin natin kasi gagamitin natin yung bagong adapter. Ito, tinanggal ko na yung protector sa brake pad at tinagay ko na yung dalawang bolt sa adapter. Higpitan natin ito, mga idol. Dapat higpit ito, mga idol, kasi adapter yung na-connect niya. Ang dapat lang luwagan natin, mga idol, yung mismong brake. Ito, mga idol, inuwagan ko na para may alog-alog siya. Para mag-align tayo sa rotor, i-lock lang yung lever natin. Tapos, higpitan na yun. Ito, na-higpit ko na, mga idol. Na-align na to siya, mga idol. Hindi na kailangan ng mga torch tools siya na binibili. Okay na siya, mga idol. Ikabit na natin itong mga pangkabit sa cable. Very good na, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe para may matutunan ka pa sa akin. Goodbye!